We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos siyang araw na imbagamalam, kapuso. Narito ng One North Central Luzon, atid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Maya pagat panapon, kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Joan Punsoy. Mga kapuso, katatapos lamang ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tinutukan ito ng sambayanang Pilipino. Maraming usapin ang tinalakay sa sona ng Pangulo. Kabilang na ang estado ng ekonomiya at iba't ibang sektor sa bansa. Puspusan daw ang ginagawa ng administrasyon para palaguin ang ekonomiya. Nananatili raw ang Pilipinas na isa sa mga fastest growing economy sa ASEAN region. Tinalakay rin ang pananalapi, mga problema ng bansa at kung ano ang mga dapat gawin. Ang pinakamalaki raw na kinaharap ng bansa ay ang issue ng inflation. Ramdam sa buong daigdig maging sa Pilipinas ang pagtaas ng presyo ng mabilihin. Pero unti-unti na raw ni-stabilize ang inflation. Sa katunayan, 5 buwan ng sunod-sunod ang pagbagal ng inflation sa bansa mula Pebrero hanggang Hunyo ayon sa PSA. Ilang Pinoy pinulsahan ang panunungkulan ni PBBM kasabay ng kanyang ikalawang sona. Narito ang report. Tinutukan ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa. Tuwing State of the Nation Address ng Pangulo, karaniwang nang nanonood at pinapakinggan nga ng publiko ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga proyekto, pero napaka-importante raw na dapat ding marinig itong mga naisabihin ng publiko, lalong-lalo na itong mga sinasabi nilang mga mahihirap. Kaya naman, ngayon ating malalaman kung ano nga ba ang survey ng bawat Pilipino mula GIS bilang pinakamataas at uno naman bilang pinakamababa. Number 5 po. Kasi ano, ngayon naramdaman ko po itong sobrang hirap ng buhay, ang hirap hanapin ang pirag. Mahal po lahat ang bibilin po. Lalo-lalo na po ang bigas. Ang hirap talaga mano, mag-budget po sa isang daan ngayon, sa isang ano lang, kainan, wala na, kulang pa po. Siguro ano lang, 6. Kasi hindi ko pa masyadong naramdaman yung mga ibang ano nila eh. Tapos yun nga yung sinabi ni nanay na ang mahal ng bilihin. Tumataas ng tumataas yung bilihin, tapos yung mga sahod ng mga empleyado, hindi tumataas. Pero si Cristy Tuto ang ibinigay sa Pangulo. 8. Pinaglalaban yung teritoryo man ng Pilipinas. Bagay na sinang-ayunan ng isang political analyst.
President Bongbong Marcos redefined our foreign policy at nire-establish ng ating relationship sa Amerika. So in this manner, we are sending a very strong message that the President wants really to protect the territorial integrity ng Pilipinas. Pero dapat dagdagan pa raw ng Pangulo ang programa para sa agrikultura. Ang ating pag-iibayuhin ang mga programa sa agrikultura, magiging self-sustaining tayo in the next few years. And this will be a good start para magkaroon tayo ng at least long-term solution sa mga problema natin, especially on the basic commodities such as food. Samantala, nagtipon-tipon ng iba't ibang sektor sa Baguio City upang ipabatid sa gobyerno ang kanilang pagtutol sa ilang programa ng pamahalaan kasabay ng SONA ni PBBM ngayong araw. Kabilang ang taon-taon na pagtaas ng matrikula sa mga universidad na nagpapahirap sa mga kabataan upang makapag-aral. Tinutuligsa din nila ang pagsasabatas ng Maharlika Investment Fund. Joan Punsoy, One North, Central Luzon. Mga kababayan ni PBBM sa Ilocos Norte tumutok sa SONA sa isinagawang widescreen viewing ng LGU. Tunghayan sa ulat ni Gab de Luna. Inialok ng Lawag City LGU sa mga empleyado at mamamayan ang live na pagtutok sa pangalawang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng widescreen projector sa Lawag City Auditorium. Ipinalabas din ang SONA sa dalawang telebisyon sa Treasury Office na nagsilbing monitor ng mga empleyado at mga kliyente. So, sinet up namin yung Lawag City Auditorium natin. Andyan yung public viewing, open po for all. Pinaghandaan din ng kapulisan ang seguridad ng syudad habang isinasagawa ang SONA na sa initial monitoring nila ay maayos at payapa. Nag-live streaming din ang LGU sa kanilang social media account para sa mga residenteng nanood sa kani-kanilang bahay. Sa ating official page, sa Facebook page ng City Government of Lawag, naka-live streaming po tayo dun. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, One North Central Luzon. Tropical cyclone wind signal nakataas na sa ilang lugar sa hilaga at gitnang Luzon dahil sa bagyong Egay. Naritong report. Mga kapuso, lalo pang lumakas ang bagyong Egay habang patuloy na kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Itinaas ng PAGASA ang wind signal number 2 at number 1 sa maraming lugar sa Luzon. Huling namataan ang mata ng Typhoon Egay sa layong 525 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hanging 150 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 185 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pa kanluran. Sa latest forecast track ng PAGASA, inaasahan itong lalapit sa Luzon. Posible itong tumawid sa Luzon Strait at maaaring tumama o dumaan malapit sa Babuyan Islands o Batanes area bukas ng gabi hanggang Miyerkules ng hapon. Kung mapanatili ang pagkilos, posible itong lumabas ng par sa Huwebes. Patuloy ring magpapaulan ang hanging habagat at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, uulan sa malaking bahagi ng Luzon. May matitinding ulan sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayao at Babuyan Islands. Maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Uulanin din ang iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang Visayas at Mindanao. Jarek Pasilyaw, One North Central Luzon. Ipinag-utos na ng Cagayan PDRRMO ang preemptive evacuation habang papalapit ang bagyong Egay sa lalawigan. Mula sa Cagayan, nakatutok doon live si Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine? CJ, nakahanda na ang provincial government, ganun din ang AFP, PNP at Philippine Coast Guard sa posibleng epekto ni Bagyong Egay dito sa probinsya ng Cagayan. Nararanasan ng pabugso-bugsong hangin sa Santa Ana, Cagayan. Naglagay na ng pabigat sa bubong ng kanilang bahay ang ilang residente. Si sabi sa weather, super typhoon daw, signal number 4, dito pa naman ang tama daw. Kaya inunahan na namin, baka itapon yung bahay namin. Tulong-tulong ang mga mangingisda na binuhat ang mga bangka para ilagay sa ligtas na lugar. Kasi kung dumating ng bagyo malakas, ma'am, talaga umabot ng alon dito, hanggang papunta doon. Suspendido na ang biyahe ng mga ferry boat sa mga isla sa Cagayan. Wala nang nagbiyahe doon sa Kalayan.
nag-take shelter na sila dito, ma'am. Kasabay ng inaasahang epekto ni Bagyong Egay, ipinag-utos na ng PDRRMO ang preemptive evacuation, lalo na sa mga bayan na nasa eastern at central Cagayan na inaasahang pinakamaapektuhan ng bagyo. So far, a blue alert pa lang. The chief executive can decide on conducting preemptive evacuation. Ano? And red alert, pwede na siyang mag-force evacuation. Ang ilang residente sa Apari, naghahanda na sa paglikas. Pagka meron ng malakas ng ulan, ma'am, pinapalikas na kami yung mga taga-barangay. Mahigit 1,000 pamilya sa Santa Ana ang target na mailikas hanggang bukas ng umaga para matiyak ang kanilang kaligtasan bago manalasa ang Bagyong Egay. Nasa lolaying at saka yung mga nasa malapit sa paanan ng bundok na mag-safety na sila para hindi na nila hintayin na nandyan si Bagyo, saka lang sila lilipat. Naka-deploy na ang mga rescue personnel sa iba't ibang mga bayan bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Egay. CJ, sa mga oras na ito, ramdam na ang buhos ng ulan dito sa bayan ng Santa Ana. Samantala, mahigpit ang monitoring ng provincial government sa mga coastal municipalities na mayroong banta ng storm surge. Ganun din sa mga bayan na mayroong banta ng flash flood at ng landslide. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel-Galban, at ingat kayo dyan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang barkong naglalaman ng mga kargamento pansamantalang dumaong sa Kasiguran Port sa Aurora. Mula naman sa Aurora, nakatutok doon live si Russell Simorio. Russell. Sige, maghapon tayo nakaranas ng pabugsubugsong pag-ulan sa malaking bahagi ng Aurora sa gitna ng Bagyong Egay. Ang mga residente sa mga coastal areas pinaghahanda sa posibleng paglikas. Nakadaong sa Philippine Ports Authority sa Kasiguran Aurora ang ilang tugboat at barko. Laman na mga ito ang mga kargamento na isasakay sa mga foreign vessel. Hindi muna tumuloy sa biyahe ang mga barko dahil sa banta ng Bagyong Egay. Ayon sa kapitan ng isang tugboat, galing silang Batangas at patungong Dinapigi, Isabela. Hali, nalaman kasi namin may paparating na bagyo, tapos temporary shelter kami dito para sa kaligtasan ng mga crew members namin. After ng bagyo, babalik ulit kami ng site. Samantala, sa Barangay Dipakong, hile-hilera ang bentahan ng isda. Nakahuli pa ng malalaking tuna ang mga manging isda bago sila pansamantalang huminto sa pagpalaot. Meron pa din, sir. May supply pa, sir, ng mga isda. Meron silang mga istak pa, sir, na huli ng mga isang araw. Kapag parating na ang bagyo, wala na, sir. Baka abutin sila, sir, ng bagyo sa laot. Sa bayan ng Dinggalan, naghahanda ang mga manging isda sa epekto ng Bagyong Egay. Gumamit na ng backhoe ang mga manging isda para mahila sa Pampang at maisalba ang kanilang mga bangka. Sa inilabas na advisory ng LGU, mahigpit nang ipinatutupad ang no sailing at no fishing policy. Suspindido na rin ang tourism-related activities. Mahigpit na nakabantay ang Philippine Coast Guard at Maritime Police. Samantala, pinulong na ni Governor Christian Noveras ang PDRRMO at iba pang ahensya hinggil sa banta ng bagyo. Activated na ang Emergency Operations Center ng Aurora. Handa na ang mga rescue equipment at responders sakaling manalasa ang bagyo. Pero ready pa rin naman ang Aurora. At lagi naman namin pinaghahandaan yan anytime na magkaroon ng bagyo sa amin. Naka-ready naman kami. Sige, alam mo yung mga bundok na konektado sa Sierra Madre ang nagsisilbing shield
para doon sa mga tugboat at barko na pansamantalang dumaong sa Kasiguran Port, bunsod nga ng bagyong Egay. At sa mga oras na ito, live tayo dito sa Baler, Aurora at Cagaya, nang nasaksihan natin kanina sa may bayan ng Dipakulaw, matataas din ang alon sa dagat at kahit wala na tayong mga nakikitang nagsisurfing ngayon dahil napakadelikado. Patuloy ang abiso ng otoridad sa mga surfer, lalo't may mga nagpupunta pa rin dito kahit ipinagbabawal na. At yan ang latest mula dito sa Baler, Aurora. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio, at ingat kayo dyan. Driver at pahinante patay nang mahulog ang truck sa bangin sa Kiangan, Ifugao. Tutukan sa report. Patay ang driver at pahinante nang mahulog ang truck sa bangin sa Sitio Patkik, Barangay Jolungan, Kiangan, Ifugao. Nakilala ang driver ng truck na si Cesar Kadingpal Jr. mula Nueva Vizcaya at ang pahinante na si Rene Kadingpal mula Tinok, Ifugao. Sa investigasyon, papunta sana sa Bambang Nueva Vizcaya ang truck nang magkaroon ng mechanical defect hanggang sa mahulog sa bangin. Nabundol ng SUV ang isang tricycle sa Barangay Urayong, Cabala Union. Sugatan ang tricycle driver na dinala sa ospital pero nasa maayos ng kalagayan. Sa investigasyon, nag-u-turn ang tricycle sa kalsada pero sakto namang paparating ang SUV. Nagsalpukan ang truck at SUV sa kahabaan ng National Highway sa San Juan, Ilocosur. Wasak ang harapan ng truck at SUV. Nagtamo ng bali sa hita ang driver ng SUV na nagpapagaling sa hospital habang walang sugatan sa mga lulan ng truck. Sa investigasyon, posibleng nakaidlip ang driver ng SUV kaya sumalpok sa kasalubong na truck. Sumalpok sa SUV at canopy ng isang kumpanya sa Alibago City of Ilagan, Isabela ang isang minibus. Sa investigasyon, pinakialaman ng konduktor ang manibela habang nakahinto ang bus at kumakain ang driver sa isang karinderya. Wala namang nasaktan sa insidente. Breves Bulsaw, 1 North Central Luzon. 22 anyos na estudyante natagpuang patay sa isang palayan sa Anda, Pangasinan. Nagka-alerto Claire Lacanilaw. Dito matutupad ang pangarap na makapagtapos sa pag-aaral ang 22 anyos na si Lowelyn Canedo, fourth year hospitality management student ng PSU Lingayen, matapos matagpo ang wala ng buhay sa isang palayan sa Barangay Kabungan, Anda, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nakadapa at wala ng saplot pang ibaba ang biktima ng matagpuan. Nakitaan din siya ng sugat sa ulo. Bumuos ang pakikiramay mula sa malalapit na kaibigan at kaanak ni Lowelyn. Hustisya ang kanilang panawagan. Ayon sa kanyang mga magulang naman, ay nagpaalam ang kanilang anak noong July 20 ng gabi, mga bandang alas 8, na sinabi niya na pupunta sa kanyang kaibigan sa kanilang lugar. Nag-alay ng prayer vigil ang pamunuan ng PSU bilang pakikiramay sa mga naiwang kaanak ni Lowelyn. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng biktima at kung sino ang mga huling nakasama bago siya natagpo ang patay. Hindi rin inaalis ng pulisya na posibleng ginahasa ang biktima. Kami ay patuloy na nagkakandak ng investigasyon dahil dun sa pangyayari na natagpo ang isang taong wala ng buhay. Na kung saan ang babaeng ito na natagpuan ay wala ng suot sa pangibaba at pati ganyang underwear ay wala na rin madam na natagpuan din doon sa malapit. Tumangging magbigay ng anumang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Operasyon ng ilang CCTV at street lights sa isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan, paralisado dahil sa pagdaan ng ilang malalaking sasakyan. Nakatutok Russell Simorio. Sa CCTV monitor sa Barangay Hall ng Salay, Mangaldan, Pangasinan, kapansin-pansin na iisa lang ang gumagana. Mahigit 10 CCTV unit ang nasira matapos maputol ang wirings nito. Bukod sa problema sa CCTV, nawalan din ng supply ng kuryente ang mga street lights sa National Road, pati na ang lahat ng interior road ng barangay. Ang dahilan, ang tatlo manong malalaking container van na dumaan sa kalsada sa barangay. Na sagi ng matataas na container van yung aming wire dito sa tapat ng barangay hall. Ngayon biglang, siyempre nasagi nila na kung lahat ng wire namin, CCTV wire. Ayon sa barangay council, dumiretso sa biyahe ang mga sasakyan. Matapos ang insidente, apektado na rin ang biyahe ng mga motorista
dahil sa kawalan ng ilaw tuwing gabi. Kagabi nga kasi wala talagang ilaw kasi gawa ng nasagasaan ng container van yung ating linya. So apektado mga motorista? Apektado po lahat ng streetlight natin sa barangay. Ayon sa barangay electrician, main line ang tinamaan ng tatlong container van kaya naapektuhan ang buong barangay. Nagkabuhol-buhol din ang mga linya ng kuryente sa lakas ng impact. Lahat ng wire nahulog lahat, nag-short short pa. Kaya problema namin kahapon na itataas namin yung breaker, kusang mamamatay. Iniimbestigahan na ng barangay council ang insidente at pananagutin ng mga driver sa oras na matukoy ang mga ito. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. College student patay matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa poste sa Vigan City. Tutukan sa report. Matinding sugat sa ulo ang ikinasawi ng estudyanteng si Rendel Arista, 23 anyos, matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa poste sa Barangay Bulala, Vigan City. Doon sa may portion ng kardada kung saan yung surfer, nag-overseed siya. So, honestly, under the influence of Victor, wala siyang protected helmet. Hindi raw alam ng pamilya kung saan galing ang biktima, lalo't this oras ng gabi at hindi rin daw nagpaalam. Amimat nga mabaling nga may baga, may pinpoint no, niya nga talaga ti rason na pailaing rimuarte kasi nga langan nga oras. No. Kuha sa CCTV ang pagsalpok ng kotse sa SUV na palabas ng kanto at pumasok sa National Highway sa Barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur. Sa lakas ng impact, bumangga ang SUV sa bakod. Sugatan ng dalawang driver na wala pang pahayag. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. 20,000 pesos na halaga ng cellphone sinungkit ng hindi pa nakikilalang suspect sa loob ng isang bahay sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report. Higit 20,000 pesos na halaga ng cellphone at pera ang tinangay ng hindi pa kilalang kawatan sa isang bahay sa Barangay Ambatol, Calasiao, Pangasinan. Ayon sa biktima, sinungkit umano ng kawatan mula sa bintana ang bag at cellphone. Nakita na lang umano ng biktima na nasa labas na ang kanyang bag, wala na rin ang cellphone. Nakakita ng, di ba, nung pagbukas ko kasi ng bintana, ma'am, nakabukas na yung sa may sliding window niya. Tapos sila papa ang ginawa, tinignan yung sa may gilid ng bintana, binuksan talaga yung bintana na ulit. Nandun pati na yung bag ko, ma'am. Lalo po nung tag-ulan, parang sinamantala po nung magnanakaw. So after po nun, ma'am, nung pangyayari na yun, parang lagi po namin chine-check yung mga bintana ngayon. Di na po kami nag-open ng bintana para sa awareness na din po. Ayon sa barangay, araw-araw umano ang kanilang pag-iikot upang maiwasan ng insidente ng nakawan sa lugar. Hinikayat nila ang mga residente na maglagay ng CCTV camera sa kanilang mga bahay. Mag-iingat sila, magsasarado ng bahay, ganun, i-check lahat yung mga bahay nila, tapos i-report dito. Nandito naman kami na barangay official, may mga tanod sa hanggang alas 12 kami dito nag-duty. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Mga bahay at paaralan sa Baguio City na na-vandalize, isinailalim sa repainting. Tunghayan sa report. Itong itsura ng mga pader ng bahay at paaralan na puno ng bandalismo sa Barangay Jeffa Lower QM Baguio City, isang maaliwalas na itsura na ngayon ang bubungad sa mga mapapadaan sa barangay matapos ang isinagawang repainting ng barangay officials, kapulisan at volunteers. So far ma'am, maganda naman po ang kinalabasan dahil yung gusto ng mga kabahayan, yung residente na nabandalan, nasunod yung gusto na kulay. Meron kaming punto, meron din yung donation po ng ibang nabandalan na bahay.
Inukoy na ng barangay kung sino ang nasa likod ng bandalismo, kabilang umano sa iisang grupo ang mga kabataan. Meron po tayong apat na identified suspect. Sa Monday, ma'am, magkakaroon kami ng dialogue between the mothers, the parents, tsaka yung mga bata, ma'am. Ang nasirang CCTV units dahil sa nagdaang kalamidad, naayos na rin ng barangay. Malaking tulong ng CCTV na rin dahil mamomonitor po natin ang mga batang natambay, especially pagkabi, ma'am. Samantala, marami naman umanong programa ang barangay, LGU at maging kapulisan kaugnay sa arts na maaring lahukan ng mga kabataan upang hindi masangkot sa bandalismo. Alala lang dun sa mga gustong mag-painting instead of going vandalism, why not join naman, may mural painting naman po project ang ating LGU. So doon na lang po tayo mag-join. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Diocese of Lawag naghahanda na para imbestigahan ang buhay ng 13-anyos na si Ninia Ruiz Abad na isa sa mga proseso ng pagdideklara bilang santo. Sundan sa report. Ilulunsad ng Diocese of Lawag sa Ilocos Norte ang pagiging santo ng 13-anyos na si Ninia Ruiz Abad dahil sa malalim na pananampalataya sa Diyos, sa kilos man o pagmamahal sa kapwa. Kung magtatagumpay, magiging isa si Abad sa pinakabatang santo sa kasaysayan. Ayon kay Reverend Father Melchor Palomares, ang buhay ni Ninia ay isang malaking aral para sa mga kabataan. Yun yung kay Ninia, yung pagiging mabait niya sa kapwa, marunong siya magdasal, and she knows the importance and values of the prayer, kaya lumaki siya. Lumaki siyang may takot sa Diyos at of course may pag-ibig sa Diyos, pagmamahal sa Diyos. Bata pa lang ay nakitaan ng pagkamaka-Diyos si Ninia dahil nagbibigay siya ng mga Biblia, prayer books at rosaryo. Ipinanganak sa Quezon City, ngunit lumipat sa Sarat, Ilocos Norte dahil sa trabaho ng kanyang ina. Namatay si Ninia sa sakit sa puso. Ayon kay Father Palomares, inilipat sa isang pribadong musuleyo ang mga labi ni Ninia na hindi muna ipapakita sa publiko. Maraming naging santo na it took many years bago dideclare ng simbahan. At ang pagiging santo, of course, is a grace. God. Samantala, hindi muna nagbigay ng pahayag ang Mariano Marcos State University Laboratory School kung saan nagtapos ng elementarya si Ninia. Hindi rin daw muna magbibigay ng pahayag ang kanyang mga kaanak sa Sarat, Ilocos Norte. Ayon sa CBCP, maproseso daw ang pagiging isang santo, mag-uumpisa sa beatification at susundan sa canonization. Gab de Luna, 1, North Central Luzon. GMA Gala 2023, number one trending topic sa Pilipinas. OOTD ng dumalong celebrities, inabangan ng netizens. Tunghayan sa report. Elegant and formal ang theme ng GMA Gala 2023 at inabangan sa red carpet ang pagrampa niya ng mga bituin. Gaya ni Nakapuso Primetime King and Queen, Marian Rivera in her white Daniel Frankel gown. Very royalty rin ang dating ni Ding Dong Dantes in a Tom Ford suit. Consistent na nasa best dressed list ng iba't ibang lifestyle websites ang Dantes couple. I'm wearing an overspill of my wife's ethereal beauty. Sinabi ko nga kay Dong on the way, I'm very excited kasi marami ako mga kapuso natin na very excited ako makita. Kabilang din sa mga itinuring na best dressed ang newly engaged na si Bea Alonzo in her white gown, kasama ang fiancé na si Dominic Roque. We're over the moon. It's like flying on air. Certified head turner si Heart Evangelista in a couture schiaparelli dress. Kadate ang hubby na si Senator Cheese Escudero. Date night din ang event para sa Kapuso Power Couple at first-timers sa GMA Gala na sina Janeline Mercado at Dennis Trillo. Nakatakas kami. Paano nga? Hindi ko nga. Hindi, actually, medyo yung utak ko nandun sa bahay ngayon. First time namin mag-attend as a couple and first time ever mag-attend ng mga ganito. Kaya medyo nakakapanibago. Si Alden Richards, dashing in a standing color Louis Vuitton jacket with brooch accent na galing pa raw sa Africa. Hollywood red carpet glam ang peg ni Barbie Forteza. Hindi kami masyadong nag-beadworks and all. Talagang malinis lang talaga for the night. Siya nga raw ang best dress for the night para kay Joshua Garcia. Siya yung nasa harap ako kanina. Sabi ko, ang ganda ng dress nito. Hindi siya ganun ka-flashy pero at the same time, nandun yung pagka-elegante ng babae. Napawaw nga rin ang kanyang maging sinukaman co-star na si David Licauco, na isa rin sa mga nag-stand out in a Tom Ford suit paired with white bow from Hong Kong.
Reunited rin ang Encantadia Sangres na sina Kylie Padilla, Sanya Lopez, Glyza De Castro, at Gabby Garcia, nakasama ang dashing boyfriend na si Khalil Ramos. Dapper naman si Black Rider Ruru Madrid at glowing in gold si Bianca Umali. Stunning naman si Kailin in her white Jacquemus gown. Nakadate si Mavi in his yellow suit. Nagpawaw rin sa red carpet sina Julian San Jose at River Cruz. Rumampa rin ang Showtime host, gay ni Vice Ganda, na unkabogable ang white sparkly gown with feather cape. Kitang nag-enjoy kasamang ilang Kapuso stars. Naka-simple white designer dress naman si Ann Curtis with an Audrey Hepburn-inspired hairstyle. In white suit din sa Unbreak My Heart actor Joshua Garcia. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga Kapuso, malapit nyo na makilala ang bago nating mga kasama sa One North Central Luzon. Abangan po natin mga Kapuso at hindi po tayo pahuhuli sa mga ihatid na mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Samantala, mapapanood nyo pang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga Kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maging ang mga Kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati ng mga Kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Joan Punsoy. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.